Hello mga best! Welcome back to my channel. Ang gagawin ko for today, gagawa tayo ng Spanish sardines. Ngayon, ituturo ko kung paano ang paggawa. So, una, sorry guys, di pala binabalatan ang isda. Kinakaliskisan pala. Sorry man. Ayan, so ayan, kaliskisan natin siya. Tagal ha. Ayan, kaliskisan natin. Ayan, kaliskis. Tagal naman itong kaliskis. Hoy! Matigas kasi. Ayan. Excited eh. Ayan. So, okay lang. Thank you. Ayan. Tapos, putuloy natin yung banda sa may ulo. Okay. Tapon natin. Yung dito malapit sa may buntot. Tapon din. Putol. Mayroon po ng gunting, miss. Ayan. Gunting na naman yung assistant. Oo. Ayan. So, pupitin natin yung chan. Oo, nakamas siya. Ayan. Tanggalin yung laman loob ng ating isda. So, ganito po yan mga kabes ha. Linisin po natin mabuti. Ayan. Okay. Tapos yung pinakagitna po, minsan po may mga dugo-dugo pa yan. Then, tanggalin din natin. Itong mga itim-itim, tanggalin din natin yan siya. Tapos, lilinisin po natin ng mga tatlong hugas. Tapos, ibababad po natin. Madam, can you put it back? Kasi, didemo ko po. So, ito po. Ito na po yung ating na-finish kanina. So, ito na natapos natin kanina. Ibababad po natin sa asin ng mga 10 minutes. Tapos, babanlawan po natin siya ulit para po mawala po yung langsa niya. Kaya po ito yung may asin na binababad. So, nakikita niyo po, namutla na siya. Ayan. Tanggalin natin yung sa may dugo-dugo. Para pag niluto po natin siya mamaya sa Spanish, hindi po siya talaga malangsa. Kaya ito po yung purpose ng asin. Ibababad muna natin siya ng mga 10 minutes. So, ayan po guys, mga kabes. Iko-continue ko po mamaya yung aking video. Ayan po. Hello mga kabes! Welcome back to my channel. Ang lulutuin natin for today ay gagawa tayo ng Spanish sardines. So, meron na ako nalinis dito ng Spanish sardines. Nalinis ko na to kanina. Nababad ko na rin siya sa asin. So, ang ginawa ko mga kabes ay tinanggal ko yung ulo at saka yung buntot niya. Tapos, nilinis ko na maigi. At nilinis din yung loob. So, ayan. Tapos, meron na ako ditong mga sangkap. So, at andito yung ating mga sangkap na gagamitin. Meron tayong chili na fresh. Meron tayong laurel. Meron tayong carrots. Meron tayong garlic. At meron tayong paminta or black pepper na buo. So, ayan. At meron din tayong gagamitin ditong olive seeds. So, ito yung gagamitin ko na olive seeds. So, ayan siya. Ayan. Para ilalagay natin ito sa ilalim para hindi masunod yung ating isda. Tapos gagamit din tayo dito mga kabes ng olive oil. Kahit anong olive oil, depende sa inyo kung anong gusto ninyo. So, meron din tayo ditong rosemary leaves. Ayan, so meron tayong rosemary leaves. Ayan sa. Then gagamit din tayo ng salt, iodized salt. So, mag-umpisa na tayo mga kabes. Ang unang proseso na gagawin natin ay ilalagay natin ngayon yung ating bawang. So, lagay natin sa ating pressure cooker. So, suko lang itong isda. So, ayan. Ilagay ko na sa pressure cooker. Ang purpose kasi nito mga kabes, para hindi masunog yung ating ano to, yung masabi ko lang, yung ating bawang na ginamit yung isang buo. So, ayan, nakikita nyo isang buo siya nasa pressure cooker. Then, next natin yung ating carrots. So, ilayer nyo lang siya sa baba. Ayan, so ganyan nakikita nyo guys. So, ganyan. Next naman natin yung ating carrots. So, layer lang din. So, ayan. Layer lang natin. Kasi, ang kagandahan nito, para hindi masunog yung ating isda na ilalagay. Tapos, lagyan natin siya ng pepper. So, ayan. Konti lang pepper. Tapos, lagyan natin siya ng laurel sa ilalim. Tapos, yung ating sili. So, nakikita niyo yung ating sili. Marami. So, ganyan. Lagay din natin siya sa ilalim.
gusto ko ng maanghang. Ayan, kaya dinamihan ko siya ng chili. Tapos, lagyan natin siya ng rosemary. Konting rosemary lang. Sprinkle lang natin siya, guys. So, ayan, you can see, ganyan lang kalami yung ating rosemary. Para lang bumango at pampalasa. So, ganyan siya. Ayan, nakita nyo. Ilalagay natin siya sa ating pressure cooker. Ayan. Isunod naman natin yung ating olive. Ayan. Okay. So, maglalagay lang tayo ng konting olive. Or diretso na natin dito. Ayan, so 1 2, tapunan ko lang ng tubig. 2 3 4 5 6 7, so 8 siya na olives. Tapos ilalagay natin ngayon, ayan, so nakikita nyo na. Ayan. Ayan yung kinalabasan ng mga nilagay kong sangkap. Isunod naman natin ngayon yung ating isda. Ayan. Isunod natin yung ating isda ngayon. So, ayan. Ililayer din natin siya. So, nakikita nyo paano ko siya nilagay. So, ilagay ko siya dun sa taas ng ating mga sangkap. Ililayer natin ulit. Okay. So, ayan na siya. Lagyan na natin. So, na-layer na natin siya, mga kabes. Lagyan naman natin siya ngayon ng olive. So, ito yung olive. So, sukatin ko para makita ninyo. So, itong mangkok. So, ayan. Puno. So, ayan siya. Lagyan na natin ngayon sa mga dalawa lang, mga kades, dalawang olive oil. So, ayan. We'll see kung aapaw na siya. So, dalawa. So, make it 3. Make it 2.5. Kasi meron pa akong second batch na lulutuin. So, 2.5 ng mangkok. Ng olive oil. Ayan. So, 2.5 yun, mga kabes. Lagay natin. Tapos, mag-additional ulit tayo sa taas ng olive. So, ayan. Para lumasa yung ating Spanish sardines. Ito ay pwedeng pang negosyo, pwedeng pang ulam, kasi matagal naman siyang masira. Nasa, ilagay nyo lang siya sa ref. So, ayan, dagdagan ko ulit ng chili. So, gusto ko talaga siya maanghang. Then, lagyan natin siya ng salt. Kuha lang ako ng pantakal. So, lagyan natin siya ng salt ng 1/2 tablespoon. So, ayan siya, mga kabes, 1/2 tablespoon. Sprinkle lang natin siya sa taas para lumasa. Okay. Then, tatakpan na natin yung ating Spanish, yung ating isda. Tatakpan na natin yung ating pressure cooker. So, ready to cook na siya. So, ayan. Kukontinue ko, mga kabes.